So, magandang araw sa inyo ulit, no? Okay. Ito yung hibiscus ko dati na binebenta ko, no? Okay, medyo maliwanag dahil malakas ang araw, no? Ito yung isa sa mga binebenta ko dati na materyales. Okay. Nagkataon naman na walang bumili o wala man lang tumawad doon sa presyo ko. Alam ko nasa 5,000 yata to dati, no, nung binibenda ko. Ngayon is malaki na. Actually, promising tong materials na to. Sa tingin ko, lalabas tong maganda. Okay. Kung mapapansin natin, no, examine and observe. Yan. So, meron na siyang dalawang linya. Itong linyang to. So, naging dalawa. So, parang twin trunk siya lalabas. No, okay, halin natin para makita natin yung trunk ko. Yan. So, examine and observe. No? Kung gagawa kayo ng puno o ng materials na galing sa cuttings, is dapat meron kayong goal o yung plano doon sa puno. Sa ngayon, kung ang plano nyo ngayon is tapusin na itong puno to, mapapansin natin, kompleto naman siya, no? Meron siyang back branch, itong sanga dito, at sanga dito. Okay. Kung titignan natin yung puno, is pwede na, no? Na ayusin yung puno. Okay, puputulin lang to dito. No? Pag naputol to dito, yan. So, pwede na siyang buuin. Kung ang plano nyo is ganun, is okay, pwede na tayo magputol dito. No? Then, ito, itong parting to is, tawag dito, is itutuloy na lang. Ngayon, no? Kung mapapansin natin, no? Yung puno, kung tatapusin natin ngayon, is okay na siya. Pwede na siyang ayusin. Natural tree. No? Ngayon, ang tanong, magiging competitive ba siya later on kapag inayos natin ng ganito? No, ibig sabihin kung aayusin natin siya na ganito ang forma, ang tanong is magiging competitive ba siya later on. No? So yung tanong, actually nakita niyo naman doon sa mga national natin sa PBSI is napaka higpit ng labanan pagdating sa tropical trees, no? Lalo na sa mga imported. So, dapat, ang plano natin dito is maging competitive siya doon sa mga imported o doon sa mga nauna na. Okay. Kasi itong punong to, under training. So, kapag ito is inayos natin later on, dapat maging competitive ito dahil galing ito sa cuttings compared doon sa mga Yamadori. Yun ang ibig ko sabihin. Okay. So, alam natin na pwede na itong ayusin itong puno. Ang tanong is magiging competitive ba siya doon sa mga Yamadori? No? Maraming Yamadori ang natural tree na ganito ang forma. So, ang plano, kung ang plano natin is ayusin na, okay, pwede na ayusin. Pero dapat maging competitive. Dapat wag muna natin siyang tapusin o ayusin ng ganitong forma. Malaki pa ang i-improve nitong punong to kapag hindi natin siya minadali. So ngayon, kung natural tree, okay na gamitin to. Kapag medyo exotic ang gusto natin gawin, pwede itong putulin and then ituloy yun. Dahil kasi almost the same siya para lumaki itong parting to. So, ito yung pinaka linya mo. Ito yung secondary line. So, yung trunko na alanganin pero meron siyang major line. Sabihin, meron siyang malaking trunko then maliit na trunko. Yung alanganin na trunko. No? So, kapag
ang gagawin natin is competitive, tingin ko is dapat putulin tong potting to. Yan, putulin to para doon tayo magtutuloy. So later on, maganda naman tong bale, pwede natin siyang laruin pa dahil bata pa tong sangan to, pwede pa natin siyang laruin o ayusin base sa ating gusto. So ang plano ngayon, dahil nga naipaliwanag ko sa inyo, is gagawin ko siyang materyales o puno na pwedeng medyo kakaiba ang dating compared do sa mga yamadori. So ang solusyon is putol muna dito. Unti-unti natin yang buuin, no, during the process is magbabago yan. So post muna ang video para sa pagpuputol ng sa ngayon. So eto na siya ngayon, no. So actually, pagputol natin dito, nagputol din ako dun sa taas para at least maarawan itong parting to, no. Yung sinasabi ko dati na distribution of energy, no? Nagputol ako dito, binawasan ko yung lakas niya para mapunta dito sa parting to, no. Doon sa itong parting to naman, medyo maliit yung spasyo, no. Ibig sabihin, kapag lumaki ito, magbubung-gubung, mawawala na siya ng space dito, so dapat siya tanggalin, no. So post ulit para matanggal yung parting yon. So ito na ang kinalabasan, no. So mapapansin niyo, no, meron tayong linya. Kung paobserbahan natin, para lang siyang dalawang trunko na magkasinlaki, no. So dapat to, ang plano is lumaki tong pating to. So later on, i-update ko kayo kung anong kalalabasan itong punong to. Actually, maganda tong punong to dahil wala siyang ganong sugat o walang ganong kitang sugat sa harapan. So later on, after 4 to 6 months, is i-update ko kayo ulit kung ano magiging itsura nitong punong to. So sana makatulong. So last part tayo dito sa ano, no, dito sa hibiscus na gumagawa tayo ng major line, no. So kanina pinutol natin yung isang sanga dito, saka ito, no, pinutol natin yan. So ang usapan kanina is kakaiba o medyo exotic ang dating ng puno para maging competitive later on sa competition. Okay. So ngayon, examine and observe, no, habang inoobserba ko itong puno, no. Ito usually natin pagkakamali, no. Usually, kadalasan is puro front lang ang ating nakikita, no. Dapat titignan din natin yung sa side, no. Okay. Yung side. Tayo. Medyo mabigat lang yan. Kung mapapansin nyo, no, parang diretso yung linya natin sa side. So dapat magkaroon. Ito okay to. So lumabas siya. Pero yung major line na sinasabi ko na dapat malaki is parang nakaano siya dito, nakatapat. No? So yan, ulitin natin. So nakatapat siya, no. Yan. Yan. Ito yung side niya. So kung mapapansin natin, meron siyang straight line na kulang sa sayaw, no. Kumbaga, parang diretso. So dapat 'yan is ilalabas natin yung major line na gagawin natin papalabas, kasi ito pumunta na siya sa kaliwa, eh. So dapat 'yon naman is pumunta sa kanan para magkaroon tayo ng spasyo later on. So ipo-post muna 'tong video para ma-bend natin yung tinatawag nating major line pa kanan. So
eto na siya ngayon, no? Okay. Kapag dito mo siya titignan, hindi siya halata na na-event. Okay? So, pero pag dito mo siya tinignan ngayon sa side, so mapapansin nyo is humiwalay na siya. So, pumunta na siya sa kanan. So, later on, kapag nagputol tayo dito sa parting yan, so, malalaro na natin yung sanga na tutubo dyan. Okay. Ngayon, pinutol ko yung isang sanga dito para ma-emphasize yung kurba ng ating trunko. Kasi sayang naman kung lalagyan siya ng sanga doon is hindi gaano ma-emphasize. Dahil materials pa naman ito, later on, is marami pang pagbabago na mangyayari dito. Okay. So, tignan natin dito sa side. Ang papansin nyo is pumunta na siya, lumabas na siya, no? Okay. Yan yung mga maliliit na detail na gusto kong i-share sa inyo sa paggawa ng hibiscus. Okay. So, sa ngayon, ito siya. So, hindi pa natin alam kung saan pupunta yung mga sanga na tutubo dyan, no? Okay, for example, this one, kung pinutol natin yan, is saan natin papupuntahin. So, pwede pang mabago itong punong to. So, malayo pa ang tawag dito, ang pagtitrain itong punong to. Pero sa ngayon, is nako-correct na natin yung mga minor na hindi naman depekto, no? Kumbaga, para lang gumanda ang ating materyales. So sana makatulong itong video nito.